So ayan, nag-ano na siya. Pinaprogram na siya ng ano ng via satellite. Missing communication transmission. So ayan. Pinaprogram nila via satellite. So ganyan 'yung nangyayari. So naka-hold ako sa remote programming ng Volvo. So kailangan i-program talaga. So matagal-tagal na rin akong din nakapagpa-program. So sabi nila is kailangan i-program yan nila, i-check lagi kung available siya in 3 months, 4 months, ganyan. So yun. Service communication system at next stop. So 6 yan, may number size siya gilid, 6 yung ano niya update. Medyo matagal-tagal din magpa-update. So at least sa ganitong paraan, yun nga, wala namang bayad, unlike nang dali mo sa dealer, babayad ka. Ito at least libre, di ba? So wala siyang charge, via satellite lang, via hotline ng remote diagnostic ng Volvo. So yun ang kagandahan. Nagpapa-program ka ng nagpapa-update ka ng computer, ng truck, ng ECU, kahit nasaan ka, kahit nasa US ka, sa, kung saan ka ba nasa biyahe, hindi mo na kailangan magpa-appointment, just call. Naging dalawa na lang. Grabe naman mga tugtugan din sa hold ng ano. Pang malakasan.
The instructions from this point on are to turn the key off. So, key off. Now, once that key is off, we're going to leave it that way for 20 seconds. It doesn't have to be 20 exactly. You don't have to count it out. But just give it about 20 seconds. Once that 20 seconds is up, we will crank the truck. Once the truck is running, you will let it idle for 2 minutes without touching anything. Don't touch the shifter. Don't touch the key. Just let it idle for 2 minutes. So you go ahead and crank it up now. Just let the truck idle for 2 minutes, and you're all set. So I need to crank it now? Just crank it up. Okay. Let it idle. Okay. Now it's running. Alright. So like I said, let it idle for 2 minutes. Without touching anything, any of the controls. And you're all set. You can leave it idling from there on out, or you can shut it down up to you when you work on it. So any other question? So you're gonna let me know if I need to turn it off now, or should I wait? Well, the program. To be clear, the programming is complete. So after your 2 minutes of idling, you can turn the truck off, or you can continue to use the truck, whichever you need. How can you know if it's complete? Because the timer was complete when I got back on the phone with you. Okay. Alright. So, 2 minutes after we got back on the line, you should be running up about another minute. And after that, you're all set. Yeah, I'm not gonna move that till tomorrow, so I'm just gonna leave it running about maybe more than 2 minutes, something like that. That's okay. That'll be perfect. That will fit within the criteria I mentioned. Yeah, I just heard a while ago it's just like cranking on the transmission, and then now it's everything is done. I mean, I didn't hear anything on that, so it means that's updated already. It is updated. So yeah, what else? How can I know if it's updated? So I can figure it out on the shifting. I'm sorry, I don't understand your question. Reason being, when I got back on the phone, I mentioned that your update is complete. So you are complete. There's nothing else. Okay. Yeah. Right. That's the only thing that we need to update. Only the ECU for the transmission. Correct. That's the only thing. Before. So nothing, nothing for everything. That's it. So I mean, that's the only show. The only thing that show up there to update the ECU from the transmission, right? That's the only thing. Yes. Okay. Yeah, before we began programming, I mentioned that the transmission update was the only one you had available. Oh, okay. So I should call you back again in after 3 months or 4 months. If there's an available again, you could. Yeah, because last time is they emailed me to update the transmission, and right now I didn't receive anything, so that's why I tried to call if needs to something like that, because I feel on my truck a week ago that I feel something different on shifting, so I was scared if it's that's why I called as well, is if there's an active code that is not showing up the check engine lights on. That's why I called. So now I'm lucky that I have an available to update the system without check engine lights on. So that's very good for me. Yep, that's great. Yeah. Okay. So. I definitely appreciate your call. I appreciate you too as well, sir. So thank you very much. And everything is done and everything is good. I will gonna try this one for tomorrow morning, and then if something came up, I will call you back. Perfect. Well, hey, you have a good one. Okay, thank you, sir. Have a good night. You're welcome. Thank you. Bye. So yun nga, no? At kasi nga itong nagdaang week, kasi nga ito nag-LCB nga ako ng dalawang trailer na hila. So na-notice ko kasi na medyo nag-iba yung shifting
So, akala ko kasi magkakaproblema ako sa transmission. That's why I called yung remote diagnostic. Kasi minsan kasi, yun nga, kagaya na nabanggit ko, merong minsan, merong time na merong active code but walang check engine lights on. So, tumawag ako sa remote diagnostic. Ito nga, ito yung uptime service via satellite. So, yan. Pakita ko sa inyo. So, yan lang yung tinatawagan ko pagka meron akong problema sa truck. So, hindi ko na kailangan dalhin sa dealer para ipa-check. So, nakakamenos ng bayad. Kasi nga, yun nga, via satellite yung ginagawa nila. So, ito, wala akong binayaran. So, na-update yung aking, yun nga. Kaya pala na feel ko na parang delay yung shifting. So hindi siya nagtutugma doon sa kung marunong na kayong makiramdam. Kaya kailangan marunong kayong makiramdam sa truck nyo pag ginagamit nyo. Kasi napansin ko kasi hindi na siya nagtatama yung kasi nga lalo na automatic. Hindi nagtatama yung RPM sa time ng pag-shift niya. So it means hindi siya synchronized kasi ang manual kasi nasi-synchronize mo yung pag-shifting niya. Kasi itong naman truck, alam naman natin na hangin lang yung nag-ano sa kanya para mag-shift. So yun nga, na-notice ko na hindi nagtutugma yung shifting niya sa RPM. So para nadidelay, kaya ginagawa ko, nagmamanual ako ngayon. Kasi na-over RPM bago mag-shift. Merong sa low gear, kailangan mong itaas yung RPM bago siya mag-shift. So nanonotice ko na nahihirapan yung shifting niya kasi nga delay, nade-delay siya. Ngayon nga tinawagan ko sila, medyo late na yung nagawa kong video na to kasi yun nga, kasi gusto kong malaman. So yun, merong available na i-update yung ECU ng transmission, which is yun nga, kailangan i-update siya. Kailangan mo tumawag na every 3 to 4 months doon nga sa remote diagnosis kung available na yung update ng system. So kailan matagal, medyo matagal na rin ako na nagpa-update nito. So at least ngayon may available na. So yun nga, kagandahan nakalibre ako ng program. Kasi sa iba, alam ko sa ibang dealer may bayad eh, pagka dinala mo, pina-update mo yung computer. So yun nga, para lang din yung laptop, cellphone na kailangan mo ring i-update, di ba? Kung manonotice nyo yung mga cellphone natin na nag-update ng software, laptop, kailangan i-update yung software. So ganun din tong mga di-computer na mga sasakyan natin, mga truck, lalo na tong truck nga natin lahat araw-araw nagagamit. So yun, ito nga ang natakbo na to truck ko is 957. So at least medyo nakukuan ko na nakaka-catch up na yung tawag dito, yung biyahe, medyo gumaganda-ganda na. So yun nga lang, na-notice ko kasi may scanner din ako, ito scanner ko. So nag-check din kasi ako na ano, kasi baka nga merong active codes na wala namang nag-show up na check engine lights. So wala naman, na-check ko naman, wala naman. So yun nga lang, tinanong ko na lang din sila kung merong available na update ng software. So yun, at least all good. Yun nga, nakita nyo naman kung paano nila in-update. Matest ko na lang siya bukas kasi habang nag-aantay ako nalang dito ako sa Flying J sa Medicine Hat. So shout out sa mga Pilipino narito sa Medicine Hat na naka-subscribe at naka-follow sa atin dito sa akin na nanonood. So maraming salamat, shout out sa inyo lahat, sa lahat ng mga nanonood, nakasubaybay sa video na ina-upload ko. So pasensya na kayo, medyo delay lang kasi yung mga upload ko kasi yun nga, yung una na nasira yung GoPro, so may bago akong GoPro na gamit ngayon. And then ito nga, nag-training ako nung sa LCB, yung long combination vehicle. So bukas dalawalot yung hila ko, galing ako ng Lethbridge, kumuha ako ng MT kasi yung trailer doon na refuse kasi nga nagli-leak yung bubong, so kailangan ibalik ng
yard sustain back para magawa yung lift. And then yung loaded ko bukas pa maloload. At yun. Kaya nagkamera na ako ng time para i-check tong truck. So kung kayo ay owner operator at kung kukuha kayo sarili truck, kailangan marunong kayo makiramdam sa truck nyo. Bigyan nyo ng oras yung truck nyo para i-check lahat. Kagaya ng mga maintenance, yung mga maliliit na maintenance lang. Kagaya ng mga greasing, oil change, yung paglilinis ng truck, kasama rin sa maintenance yung paglilinis, hindi yan basta linis lang. Part din ng maintenance yung paglilinis. Kasi pagka pinabayaan mo yung truck, o yung sasakyan mo, pababayaan ka rin yan. So, kailangan alagaan mo, mahalin mo ang truck para hindi kanyan bigyan ng sakit ng ulo. So, yun. Although, nasisira din naman yung truck, hindi naman natin expected na kung kailan siya nga masisira, yung mga parts. So, at least, nami-maintain natin yung, napiprevent natin yung magiging sira na malaki. So, ito nga, na mag almost 1 million na yung tinakbo ng truck ko. So, yun nga, itong the past few months, medyo okay-okay naman na siya. Nagka-catch up na kami ng biyahe ng truck ko. Medyo nakaka-recover na sa mga ginastos at saka mga naging pinagawa sa sira. So, yun, at dito ko na lang tatapusin itong video. Medyo mahaba-haba na rin. At bukas is biyahe na ulit ako pabalik. So, Canada lang muna ang biyahe ko kasi nga wala akong US visa ngayon. Nag-renew ko. So, wala muna ang US. Dito muna ako nakapokus sa turnpikes. Kung tawagin namin turnpikes or double trailer na 53. So, yung haba niya is 130 feet from front bumper ng truck hanggang sa end ng second trailer. So yun, at medyo nag-ano-ano pa ako kaya hindi ako masyado nagkakapag-upload pa or nagagawa ng video yung pag-LCB ko kasi nga, yun nga, kailangan mag-focus kasi once na magkamali ka, napakabigat at napakahirap kasi nga magpuputol ka, magbubuo ka ulit. So yun, pagka medyo nakabisado ko na lahat ng mga galawan. So, gawa natin ng mga videos yan. May share ko sa inyo. So, sa mga kwan natin, mga kabiyero dito, hindi po ako karunahan na nag-LCB. Baka akala nyo na kaya ako nag-vlog is ako yung nauna nag-LCB. So, marami pong mga nauna nag-LCB, mga nag-long combination. So, siguro ngayon lang kayo nakakita ng sa video na Pilipino na long combination na trailer. Marami na po, marami nang bumibiyahe ng ganitong dalawang trailer. Lalo na yung binilag ni Marco na si Rodolfo Reman. Matagal na siya nag-LCB, 8 years, 10 years. So, yun. At yun, dito ko na tatapusin. Maraming salamat sa inyo at shout out sa lahat ng mga viewers natin diyan. Sana tuloy-tuloy pa rin ang suporta natin sa isa't isa. And pasensya na sa mga hindi ko na siya shout out. Talagang busy lang po talaga ako. Kahit nasa bahay ako, busy ako pag kami ginagawa kong sasakyan. So yun, maraming salamat and yun, ingat-ingat po lahat. Keep safe and keep on trucking.